Ay, mabuti pa kausapin na po natin si Dr. Sharon Janan Cruz. Isa po siyang OB gynecologist. Ma'am, good morning po. Welcome po sa Sakto. Good morning. Ayan, Doc. Naku, ito na, napag-uusapan namin. Eh, paano ba namin maiintindihan itong sinasabing menopause na ito na meron si nanay o si misis? Akala ko sabi-sabi lang yun dati, Doc. Okay. Ang menopause, usually, it starts at around mid-40s hanggang onwards, up to 50s. Pag mga 40, very early na po yun. Mm. So, average menopause age po ng Pilipina is around 50. Mm-mm. So, and technically, ang menopause po, pag isang taon na hong hindi nagre-regla ang isang babae, masasabi na natin na menopause na siya. Bakit yung anak ko, 10 years old, ang sumusunod? Iba naman yata yun. Baka hindi mo binigyan ng masarap na baon. Ikaw talaga dyan. 10 years old, siguro payat yung anak mo. Kasi ang on the other side, on the other side of the menstrual cycle po, yung tinatawag na menarche, yun yung unang-unang regla naman ng kababaihan. Oo, no? Kita mo, may kunik. Diba? Kakapapunta na doon. Kasi may, di ba, Doc, may mga 9 years old nagkakaroon na ng first yes, period. Kasi depend, teka, menopause tayo ha, pero sasagutin pero, kita. Pero sige po, maganda po eh. Kasi ang regla after po kasi, depende po yan sa body weight ng isang bata. Mm. So kung medyo chubby yung bata, maaga silang nagre-regla. Okay po. Kung payat, masyado, medyo late silang nagre-regla, mga 14, 15. Mm-hmm. Dok, nabanggit po nyo yan yung parang maaga, medyo late, ganyan. May mga narinig tayong mga kwentong barbero na pagka, uy, maaga ako nagkaroon, kaya maaga rin ako magme-menopause. O hindi, medyo may edad na ako nung nagkaroon ako. Sobrang may edad naman. Hindi namang may edad na edad. 31 hindi. Medyo late ako nagkaroon, so late din ba ako mame-menopause? Yeah. Ganyan. Hindi. Wala naman yun sa aga or late. Yung aga mo is, sabi ko nga, depende po sa body fat nung bata. Okay. So, kaya siya maagang nagme-menopause. Mm-hmm. Ang menopause kasi po, ay maaga nagre-regla, sorry. Ang menopause kasi po is yung naubusan na ng itlog, yung ovaryo nyo. Mm-hmm. So, kung kunyari, yung mga dalaga na hindi naman nanganganak, so buwan-buwan, nagre-regla sila, buwan-buwan, naglalabas sila ng itlog nila, pwedeng maaga silang mag-menopause. On the other extreme din, pag may edad ka na at medyo nasa heavyweight ka rin, medyo mataba, medyo late ka rin mag-menopause. It has something to do with your body mass index. Yung fat po kasi natin is an extra source of estrogen, which is yun po yung nawawala pag menopause na tayo, yung ating mga hormones po sa katawan, estrogen at saka progesterone. So pagka, doktora, medyo nasa 40-something ka na, ano na ang mga senyales na parang malapit malapit na ang the big M? Ito ba ay dapat ikalungkot, i-worry? Kasi iba-iba-iba yung reaction dyan eh, mga nakakausap ko, yung iba yung, yay, magkakaroon ako ng the big M. Meron namang isa, grabe, naku, bakit masaya ako. Iba-iba, hindi ko rin na maintindihan. Okay, masaya kasi hindi na sila nagre-regla. Yun, hindi ko masabi ng diretso sa akin, partner, Doc. Salamat po at sinagot po niyo. Ayan. Yun, the inconvenience other one, of that monthly, ano. Yes, visitor. Yes, correct. Menopause. So, menstruation mo, nagpo-pause na. Nagpo-pause na. Yes. So, ano po yung mga senyales? Okay, ang senyales, the most common one would be, ano po, yung hot flashes. Yung kunyari, kahit malamig na nasa air-conditioned room ka, biglang manginginit po yung, actually, yung buong harap mo, yung mukha, hanggang dibdib. Check! Yan, minsan sa likod. Tapos, pagkatapos nun, minsan mag-chill ka after. Check! Ay, naku po, pangalawa yan. Check na check. Okay, tapos ang second is, pag tinanong mo yung mga anak ko, sabihin lang, ako, si mami, ang moody-moody, siguro nagme-menopause na yan. Ganon. Slight! Slight pa lang. Slight pa lang yan. Slight pa lang, hindi pa masyado, doktora. O tapos okay, po. Yun. Tapos, syempre, yung scientific would be, yung regla nyo talaga, tumitigil na. Mm-hmm. And normally, pag
may tinatawag kaming perimenopause, approaching menopause. Ayun, tatanungin ko nga po yan. Ano yan? Kasi parang may sinasabing 5 years before the said date na darating well, yung well, big M. Really. Ganun ba? Is it 5 years, 10 years, or what? Hindi. Siguro within 45 to 50 yan. Perimenopause. You are approaching menopause. Ibig sabihin po niyan, yung regla nyo, naglalayag na. Mm-mm. Ay, saan magpupunta siya? Naglalayag na siya. Minsan, every 3 months, every 4, every 5. And this is whether you're taking any medicine or what? Ganun po ba? Or paano yung mga okay. iba na umiinom po ng mga ano, yung mga tinatawag natin mga birth control pills, yung mga ganyan? Ay, yung naka-birth control pills, they will have their menses regularly. But technically, pag nasa late 40s na, hindi na yun nagbe-birth control pills. Mm-hmm. Kasi for contraception, ha? Oh. And then, you have what you call the natural and the surgical menopause. Kunyari, naoperahan yung pasyente dahil merong mga myoma, may mga ovarian cysts, tinatanggal yung buong matres at saka yung mga ovaryo. Then, they go into surgical menopause, maybe at around late early 40s. Para ganyan yung nangyari sa mami ko. Surgical menopause. That's what you call surgical menopause. Yung natural menopause, yun yung natural na proseso po ng katawan natin, na uubos na yung follicles ang tawag doon, yung tinatawag naming itlog, na yun po kasi ang source ng iyong estrogen at saka progesterone. Pag nauubos na po yun, then you're approaching menopause na po. Nako, ayan na yung sinasabing mawawala, bumabalik, partner. Kaya lang, ang delikado kasi dyan, di ba nakakarinig kayo ng menopause babies? Ayun, mayroon nga din pong ganun. Oo, kasi saan? Minsan... Paano po nangyayari yun, Dok? Kasi minsan may nakakalusot pa na isang itlog na nag-ovulate kayo. Yan yung tinatawag nilang Britney Spears. Oops, I did it again. Yan ba yun, Dok? Anako, siguro lalo lumusot, na. Lumusot. Kasi ang iba, ang sinasabi nila, like, number one, hindi lang yung moodiness. Pati, okay, hindi naman tayo X-rated. Oh. Yung libido nawawala sa babae. Kaya lang minsan, meron namang okay lang din ang libido. So medyo active pa sila even around menopause. Yun ang mga pwedeng mauntis. So whether you're active or hindi masyado, basta around 45 to 50, meron ng mga ganitong mga senyales na pwedeng meron nararamdaman na. Meron na po. Oh. Mm-hmm. Dok, may nag-text lang po sa akin, isang kaibigan na, kung meron pong bata pa po siya na nag-underwent ng chemotherapy, apektado po ba yung monthly period? Yes. Anong kasi ang chemotherapy, it actually attacks the fast growing cells. Cancer cells kasi are fast growing, no? Yes, ma'am. So your ovaries are also one of the cells na medyo nag-grow ng pwedeng matarget ng cancer cells. Since your ovaries are the ones controlling your menstrual cycle, pwede pong maapekto yung kanyang menstrual cycle. Nag-survive po, kunyari, nag-survive po through chemotherapy, hindi na po babalik forever yung kanyang period? Or meron chance? Pwede pang bumalik yun. Kasi alam mo, Mark, ang ovaries natin, we have 100,000 eggs in our ovaries. So siguro naman may kala ko isang tray lang yun? Hindi po. Marami pala. Marami. Oh. Pero mas mayaman kayo sa amin. Kasi kayo millions. Oo nga. May mga katanungan po dito. Si Shirley, sabi niya, ako po ay almost 45. Naku, ayaw pa aminin ang ito. At medyo nag-take pa rin daw po siya ng birth control pills. Pero parang napapansin niya, nawawala, bumabalik na rin daw ang kanyang period. Ano daw po kaya ang kadahilanan din ito? Ang unang tanong, kung religiously niya pong naiinom yung birth control pills at kung anong klase. Kasi kung matagal na siyang umiinom ng birth control pills, ang natural effect po niyaan, humihina ang regla. Pero on the dot, 28 days po, dahil kontrolado po nung pills. Yung gamot. Opo. Kasi around 45, I have
I have patients na nagbubuntis pa ng 45 to 48 years. Oo nga po. Bakit nga ngayon po, nga, marami akong naririnig na ganyan. Mga, meron pa akong nababalitaan, 50 plus, pero napaka, ano, partner, yung katawan, parang akala mo, 35 lang, ang nagsusports pa, ganyan. Bakit nga po medyo may mga EDAD na ngayon yung mga nagbubuntis? Kasi actually, maraming, ano, maraming career women na ayun, dinidelay nila minsan ang pregnancy. Tsaka minsan parang, pag nag-35-year-old birth, day sila, oops, wala pa akong anak, 35 na ako. Oo. Yung mga ganun. So parang marami pang ang nagahapol, ano? Meron nga rin mga lalaki may menopause, di ba? Oh, andropause ang tawag. Yun din, oo. Hindi po, yung kilala ko, Dok, nag-menopause siya, lalaki siya eh. Becky na po siya kasi yung nag-post po yung pagka-men niya. Iba po yun, Doc. Pag-uusapan din natin yung minsan, yung andropause. Ito andropause naman dyan. Ito si Ma'am Mina ng Antipolo. Ito, last na pong tanong, Doc, bago po kami magpaalam. Gusto mo ba ikaw magtanong niya, no, ako? O, ikaw na magtanong. Sige. Curious lang po si Tita Mina ng Antipolo kung may libido pa po ba daw ang mga may menopause na? O okay, adobo na lang? Walang libido. Yun ang isa, actually, una ring nawawala yung libido. Kaya, yung mga asawa, yung mga lalaki, walang kinakatandaan yan. Minsan, 70s, may libido. mahilig pa nga akong sa mga maaalat na pagkain. Ganto lang ang masasabi ko. Ano sakit? Imaginin nyo yung mga controls sa turntable. Mm-hmm. Ang lalaki, on and off lang yan. Uh-huh. Ang babae, marami pang pinipindot na kung ano-ano. Mm-hmm. Para mag-on and off. Kaya, yung asawa, magtsaga. Magtsaga naman. Mm-hmm. Hindi pwede. Kasi, talagang yung hormones nga, bumababa. So, pati libido, nawawala. So, huli na lang, doktora. Pag nagmo-mood swing ang asawa, ano may papayo nyo sa mga mister, sa mga anak? Ayan. Okay. Intindihin, please. Intindihin. Kasi, hindi naman yan forever. ano rin yan? Diyan walang forever. Oo. Titigil din siya. There's really a transitional to menopause na kasi ang dami niyang nararamdaman. Yung hot flashes, yung mood swings, tapos yung irritability, lahat yon. So kahit mismo yung babaeng dumadaan ng menopause, hindi niya rin yon maintindihan. Minsan, kaya kami nag-educate kami ng mga, we do lectures to educate women, ano, para naintindihan din nila. And we also recommend nakasama yung mister. Yes. Para bawal daw po ang kape, Dok. Dapat tsaa. Ito, nabasa ko. Pareho yun eh. Pareho ang kape at saka ang tsaa. Oo, pareho sila. Naku, bitin tayo, doktora. Sa susunod naman po, pag-uusapan natin para sa mga kalalakihan yung andropos. Gusto ko magbalik si doktora. Oo. Okay. Imbitahan po namin ulit kayo dito sa